Alright, hello guys! Good afternoon at good news pa rin sa lahat mga kababayan natin dyan na nanonood syempre at sumusubaybay dito sa The Visa Center, kasi hindi lang isa kundi dalawa ang makakausap natin ngayon na approved applicant na natin ha, papunta sila ng Canada. So, kumustahin natin sila Roy Del at saka si Sir Van. Kumusta po? Okay naman po, very grateful and blessed. Okay. Pero paano nyo na-discover muna ang The Visa Center? Is it from online or from friends na nag-recommend? Ano po, through online, Facebook. Mm-hmm. Nakita ko po siya na mayroong video na, actually pa Australia nga po yung nakita ko. Ah, okay. Then, yun po, kinanta ko na po sila through Messenger, then na-invite ko for assessment. Can you share sa mga viewers natin, how was the experience nung pinaprocess na yung mga documents nyo, yung mga follow-up na ginagawa nyo with our team? Every follow-up namin, every email namin, agad-agad namang nagre-respond ng Visa Center. All throughout the process, nawa-WhatsApp na namin sila, natatawagan, at saka na-email, at saka sumasagot talaga ang Visa Center. Yun yung kagandahan. Kaya natutuwa kami dun sa service ng The Visa Center. Okay, so now finally it's approved, right? Yes. Ready na ba kayo sa mga pang-winter clothes nyo? Hindi pa nga. But we're getting there. Yeah. Everyone who's watching us right now, especially yung mga interested din mag-start na kailang mga applications na if they're planning to go to Canada. Ang masasabi ko lang, i-push yung kung ano yung dream. And i-prepare yung sarili before anything else. Yung sarili, mentally, emotionally, financially, very important. Yes. And the most important thing, spiritually. Yes. Oo. And trust everything. Yes. Surrender everything to God. Kasi yun na yung ginawa namin. Although, syempre, nasa atin pa rin na effort natin, diba? True. However, yung kung yung talagang will ni Lord, ibibigay. Yeah, pero, well, again, siyempre, in behalf of the Visa Center, thank you for trusting us. And congratulations sa inyo. And we wish you good luck, siyempre, sa bagong buhay na naghihintay sa inyo sa Canada. Thank you so much. Nandito po tayo sa The Visa Center office, Abu Dhabi. So, kasama po natin si Miss Micaela. Ayan. So, visa granted po siya sa Canada student. So, ayan. Congrats, ma'am. Thank you so much. So, sa ngayon, ma'am, ano yung pakiramdam mo na visa granted na po tayo? Sobrang, sobrang saya. Kasi ever since na pumunta ko sa Middle East, ang goal ko talaga is pumunta ng Canada. Kasi, of course, doon talaga yung maganda yung magiging future natin. Yes. Parang dream come true talaga siya. So, ayun. And then, kamusta naman po yung ano yung process ng ating application from start hanggang dito na sa visa granted na po? Sobrang smooth. At first, actually, yung program na in-applying ko is RNIP. But because dahil sa pandemic, medyo delay yung application. So, nag-decide ako na mag-shift into student visa, which is very open naman yung The Visa Center for the transfer of program. Yes, so yun, at I think it was only a few months. Tapos yun, after 32 days ng pag-lodge ko, na-approve agad. Wow, release. Kasi student visa naman talaga yes. Is fastest way para makapunta ka po sa either sa Canada or sa Australia po. Yes po. And a next question tayo, ma'am. Mm-hmm. Ano po yung masasabi niya sa nag-process naman po ng inyong application, which is si Ms. Jensen nga po, and other processing officer po? The best, as in, wala kang masasabi. Hindi sila nagreklamo, lahat ng inquiries na tanong sinasagot nila. Sina Miss Mica din, well, nagpasa si Miss Jen, siya din yung yes. Update always. At pag nag-e-email ako, nagre-reply sila agad. I mean, siguro kung sa iba, hindi ko lang alam kung ganun kabilis. Pero sobrang na-appreciate ko talaga yung effort nila na mag-reply agad. Tsaka i-update ako sa lahat ng mga kailangan, ganun. Okay naman po yung ano. Sobrang okay. The best. The best. So, ayun. Ano naman po yung masasabi natin or message natin sa mga aspirants natin or mga may plan din na pumunta or mag-migrate sa Canada and sa Australia po? Dito na po kayo sa The Visa Center. As in, matutulungan talaga kayo sa lahat ng mga kailangan nyo. At sobrang smooth. Hindi kayo may stress. Tapos, alam nila kung ano yung ginagawa nila. So, sobrang legit at alam ko yun kasi
for I think more than a year ako nagpo-process kasama sila, and talagang hindi kanila i-disappoint sa gusto mong mangyari sa buhay mo, lalo na sa future mo. So ayun po, ma'am, pwede ba natin pakita po yung visa po natin for student visa? Yes. Bye, your page. Yeah. Hawak na ni ma'am yung kanyang visa. And congrats. Thank you. Oh, nice. And last but not the least, ma'am, kasi short ano lang to. Interview lang. So ano naman po yung message niyo po sa the visa center? Continue to do what you're doing and to help more people who's aspiring to reach their dream and their goals in life, and hopefully one day you can help more. Yes. So thank you po. On behalf of the Visa Center po, thank you so much po sa trust. And then ayun po, thank you din kasi kasama niyo or isa po kami sa ano sa naging parang step niyo, yes, sa inyong journey to Canada. Thank you so much. So congratulations po ulit, ma'am. Okay, hello guys. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. It's Wednesday again. Yeah, it's about time for us to learn and understand more about becoming an international student in Canada. Siyempre, we will be featuring two of our school partners in Canada today. Kaya sa lahat ng mga viewers natin, kumusta kayong lahat? So guys, every Wednesday po tayo, you know, we have a regular Facebook Live. Para sa mga followers natin from our different branches in the Philippines at saka dito sa UAE. So our topic today is Journey to Success, Study in Canada, Discover Unparalleled Education and Vibrant Culture in a Land of Opportunity. So ang kagandahan po nito guys, no, we will be featuring itong dalawang school partner natin. Siyempre, ito yung actually advantage of us partnering directly with our school partners in Canada. It's because dito natututo tayo or na-update din tayo of some changes na nangyayari ngayon for student visa. So we were so glad with our previous episode na may mga nalinaw tayo sa mga worries ng ilan sa mga applicants natin. So just to give you a little highlight lang of our school partner later. Ayan, so ito po ang kagandahan. Meron silang tinatawag dito na provincial attestation letter. Okay, ito yung tawag nito yung opportunity ng mga students natin na mabigyan sila ng karapatan na makapag-aral pa rin doon. And then later on, may isa pa tayo, yung online temporary residence application. Kasi syempre, no, naka-temporary residence po ang mga student visa papunta po ng Canada. Diba, ang common problem kasi na tinitingnan ng ilan sa mga clients natin is mahirap na daw mag-aral as an international student in Canada. So this is the answer why we are partnering with Global University Systems in Canada, kasi nga po matutulungan pa rin nila tayo. So hindi ibig sabihin na no more options, okay, na wala nang paraan, okay, meron pa din po. Kaya that's actually good news for our viewers. Pero ang focus natin with our location today is our school partner from Vancouver and from Montreal. So alam niyo naman kapag Montreal, no, ang kagandahan dito, they are really offering a very affordable tuition fee. Yan, hinahanap natin lagi guys. So syempre napakaraming schools in Canada, but of course we wanted to provide or to be partnered with yung mga schools talaga na really offering an affordable tuition fee. Second, talking about Montreal, a very affordable ang kanilang cost of living doon. So it's much, 'di ba? Ano 'yon? 'Yun yung hinahanap natin, eh. Affordable dapat ang tuition fee plus mababa ang cost of living. Okay, kasi with this, definitely guys, yung dream niyo of becoming an international student in Canada eh talagang kayang-kaya ng mga followers natin. 'Yun naman ang hinahanap natin lagi, kung saan tayo mas makakatipid at kung saan tayo mas makaka-survive, 'di ba, sa Canada. So that's actually perfect partner, okay, na tinatawag natin. Another one is, guys, ha, take note sa mga viewers natin, meron tayong family scholarship na ino-offer. Ayan, lalo na if you are planning na, let's say, magkakapatid ba kayo or mag-asawa, pwede kasi yon na mag-aral kayo pareho. And then, alamin natin, ano nga ba itong family scholarship na ino-offer nila. Alam nyo naman, kapag kasama natin lagi ang global
university systems, maraming pasabog sila. Okay? Yan, kaya naman sa mga viewers natin, make sure po na tumutok kayo sa ating Facebook Live. And please don't forget to share our Facebook Live, ito yung episode natin na to. Especially if you know someone or if you are planning na pumunta o mag-immigrate po sa Canada, then why not consider na maging isang international student in Canada. So, ayan, while we are waiting for more followers, ayan, for more viewers rather, ayan, pag-usapan lang natin, bakit nga ba maraming mga Pinoy ang gusto mag-aral sa Canada? So, one reason is because, syempre, kapag career kasi yung focus mo talaga, iba pa rin that you have this additional qualifications, no, or profile. Diba? As a professional, kapag meron kang diploma from Canada, ba, or nakapagtapos ka sa Canada, plus, lalo na kung meron kang experience mismo doon. Diba? So, that will definitely help you with a very good profile na meron ka. Pwede kang mag-apply ng mas mataas na posisyon, and syempre, pwede kang mag-demand ng higher salary. Kasi alamin natin later on, meron kasing tinatawag na co-op. Okay? Itong ating school partner na featured today. How this actually give us a guarantee na kapag nag-aral ka doon. Diba? Iba kasi yung ano eh, yung tipong, diba sa let's say, sa resume mo, parang, oh, graduate ka ng example is Canadian College of Technology and Business in Canada or Tribus Institute in Canada. Iba yun. Diba? Pero, it is a plus point if you have an experience working in Canada. Kasi as an international student po, ito nga, meron silang co-op na tinatawag. And we will explain further about that kapag na-welcome na natin sa ating screen ang ating guest. Okay? Na sobrang, ano to, ilang beses natin siya nakasama in the Philippines, visiting different offices. And siya talaga yung, ano eh, makakapagbigay sa atin ng dagdag na inspirasyon. Okay, for you guys to continue with your dream of becoming an international student. And later on, sa second half naman ng ating Facebook Live, we have our representative from the Visa Center Bulacan. Ayan, ang tabayanan nyo later on, si Zaira. Ayan, para naman po to give you some clarification for those who are planning to become a permanent resident doon. Kasi, as an international student kasi, okay, number one, yung marami sa mga applicants natin are really after with getting the diploma plus the experience in Canada. But there are some people kasi that they might have a plan of, di ba, why not apply for permanent residency in Canada kung qualified ka na lang din naman. Di ba, nandun lang na yung opportunity. Okay? Pero syempre, it's up to you, no? Kung ano yung purpose mo, why you wanted to study. Yan. Pero what's good about our team, ang team po ng The Visa Center is skilled and knowledgeable with your PR application as well. Ito yung permanent residency doon. Diba? How yung pagiging, let's say, graduate mo from our school partners can help you with your qualification and enjoy the benefit of becoming a permanent resident doon. Okay? Ayan, sa mga viewers po natin, standby po kayo ha. Magbabalik po tayo maya-maya. What I'm gonna do is, I will be playing yung advertisement ng dalawang school partners natin for you to have a little visual kung ano yung pupuntahan nyo doon, anong school, di ba, and other information. So, standby kayo, magbabalik po tayo after this two advertisement introducing our school partner for today. Ano nangyayari? Anyway, sige, so let's play this and please guys, continue to share and tag your friends sa ating Facebook Live. At Tribus Institute, we're dedicated to nurturing the talents of our students and helping them to be at the cutting edge of their industries. With programs in audio, film, and television, business and technology, and music, event and entertainment management, Tribus Institute has produced Grammy Award-winning alumni and a range of talented performers. What's unique about studying at Tribus Institute? We keep our class sizes small and provide access to industry-level equipment, including studios, labs, and filmmaking tools. In addition, we offer students an abundance of internship and networking opportunities at events such as the Toronto International Film Festival and Canadian Music Week. Tribus Institute also has two campuses, so you can choose whether you want to study in metropolitan Montreal or terrific Toronto.
If you choose to study in Montreal, Canada, you'll be based in the best student city in the world, as voted for by QS Best Student Cities in 2017. Not only is Montreal home to lots of production companies, many of whom shoot in its streets, the city is also filled with museums, art galleries, and sports venues, so you'll always have something to do. With hockey being Canada's national sport, you should also definitely take the time to see Les Canadiens de Montréal, Montreal's team, play. Alternatively, if you choose to study in Toronto, Canada, you could watch a Maple Leafs match. Fancy yourself as a bit of a foodie? Montreal has the largest number of restaurants in North America, after New York, so you'll have no problem finding tasty treats after a night out or indulgent meals from your home country. In 2018, Trebis Institute opened a new space in Toronto to help provide more programs to aspiring music and film students. A business epicenter, Toronto is home to roughly 3 million people, around 700,000 of which are international students. While you study, you'll have ample opportunities to explore cultural highlights such as the CN Tower, the Royal Ontario Museum, and the Hockey Hall of Fame, all of which are located within its streets. Additionally, the city has been rated the safest city in North America according to the Safe Cities Index by the Economist Intelligence Unit. Are you ready to start studying an accredited program in Canada? Join Trebis Institute today, a private, bilingual, post-secondary college with excellence, innovation, and diversity at its core. Okay, so yan po ang Trebis Institute, di ba? So, alam po guys, kilala sila eh, parang number one sila sa North America City for studying. Kaya standby po kayo dyan, okay? Another one, we have our Canadian College of Technology and Business. Hi everyone, welcome to the Canadian College of Technology and Business. I am Paulina, a student here, and I'll be taking you on a tour of our campus to showcase what CCTV has to offer. Let's get started! Located at 101 Smythe Street in Vancouver, CCTV offers a 30,000 square foot campus spanning 5 floors and 13 classrooms. Our downtown Vancouver location serves as a hub of career opportunities for CCTV students. It is conveniently situated just a few minutes away from office buildings and headquarters of major global companies including Microsoft and SAP. For all your grocery needs, we have Costco, H-Mart, and IGA only a few blocks away. Our campus is located in Yaletown, a bustling district with numerous quality restaurants, bars, and exciting nightlife, perfect for enjoying with friends. Also, from our campus, you have access to pretty much all parts of Metro Vancouver. We are only 2 blocks away from Yaletown SkyTrain Station and a few blocks away from the Stadium Chinatown SkyTrain Station, where you can catch the train to the Metrotown Shopping Mall. Around campus, you'll discover a diverse array of restaurants, as well as the convenience of a 7-Eleven, Tim Hortons, and McDonald's. Additionally, we're a block away from BC Play Stadium, the proud home of our Vancouver Whitecaps and the BC Lions, which will host the 2026 World Cup. Continuing the sports theme, the renowned Rogers Arena is a mere 5-minute walk from campus, providing an excellent opportunity to catch the Vancouver Canucks in action. And lastly, our gorgeous Vancouver Public Library is just around the corner. Welcome to our campus! Let's start by exploring the ground floor. As you enter through the main doors, you'll step into the foyer. Right here, you'll find our front desk, where our assistant is ready to help you with any questions you may have. And here is a study area, a perfect spot to get work done, relax, and connect with your fellow classmates. You'll also find vending machines here for a quick snack whenever you need it. Next to our elevators, you'll see a bulletin board, providing valuable information on student resources and upcoming events. Now, let's move on to the next floor. Welcome to the second floor! Here, you'll discover a quiet study area equipped with outlets for your laptop, phone, or tablet for when you need a calm space to focus on your work. Additionally, we provide lockers for students to conveniently store their jackets and other belongings. The second floor also houses several classrooms where your classes may take place. Don't forget to explore the office for student services, which is also located on this floor.
If you ever have any questions or concerns during your time at CCTB, don't hesitate to visit this office. The student services staff is eager to assist and ensure your education experience is as smooth and enjoyable as possible here. Now, onto the third floor. Here, we have a dedicated faculty room, providing our staff with a space to accomplish their tasks, unwind, and enjoy lunch. You'll also find the office for our academics team. Feel free to drop by if you have any course-related questions. Our staff is ready to advise you. In addition, this floor provides more lockers for students to store their belongings and more classrooms for students to attend their courses. We also have a student lounge here, serving as a multifunctional space for work, relaxation, lunch, and connecting with classmates. And finally, here is our boardroom, where departments can have meetings to discuss and implement changes and improvements to enhance our school. Let's move on to the next floor. Welcome to the fourth floor of our campus. Here, you'll find a dedicated space primarily filled with classrooms, serving as another hub for students to attend their courses and excel in their programs. Now let's go up to our fifth and final floor. Welcome to our fifth floor. This area is what we call the gathering space. It is the heart of community engagement at CCTB, where events such as orientation days, welcome fair, networking events, and job fairs take place. Equipped with many tables and chairs, this space is designed to accommodate various activities for students. We also have a podium providing a platform for guest speakers or faculty members to communicate effectively with students during events. And that concludes our campus tour. Thank you for watching. We look forward to welcoming you to our CCTV family here in Vancouver. Stay tuned on our Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, and YouTube channels for the latest updates from CCTB, including information on student events happening on campus. See you! Okay, so yun yung ating pa-tour ng Canadian College of Technology and Business in Canada. So parang meron talaga silang sariling building, hanggang fifth floor, no? Ang kagandahan, no, nung minention nila, na meron din silang area for job fair. So at least yung ilang mga students natin who are really looking for a part-time job since allowed po magtrabaho part-time ang mga international student in Canada. Okay? Ito, bago ang lahat, I'd like to say hello to my business partner. Ayan, ang aking kaibigan. Walang iba kundi si Miss Ed's secretaryo so watching us right now. Ayan, good morning. Ito na, huwag na natin patagalin. I will welcome na ang ating mga kasama for today to introduce, guys, ang dalawang school partners natin. From Canada, we have Canadian College of Technology and Business in Vancouver. At saka ang Tribas, di ba, na favorite ng mga Pilipino. Ito naman from Montreal. Sabi ng ating guest, siya daw yung pinakamaganda from Global University Systems. I just hope lang na walang manunood from GUS, no? Na kukontra. Welcome natin si Miss Dawn. Hello, Miss Dawn! Grabe naman yun! Hello! Good afternoon, Sir Juni. Ang dami sinasabi, Sir Juni, baka mabash tayo, ha? I-block muna natin yung mga kasamahan natin from Global University System. Sa atin lang yun. Maganda today. Thank you, Sir Judy. And alam mo, I'm very excited kasi nga ngayon na lang ulit tayo nagkaroon ng session, no? When it comes to our private school, and I miss you also, Sir Judy. It's been a long time. So I think ulit natin to. And para hindi mawalan ng pag-asa ang mga Pilipino na pwede pa rin pumunta sa Canada, di ba? So, correct. Syempre, nandiyan kayo to help us, no, and be updated with some changes. Ang kagandahan lang talaga na, you know, if there's a will, there's a way. Kasi, di ba? Totoo yun. Okay. Correct. So, Miss Dawn, ayan, bago tayo mag-proceed with your presentation, no, may mga lilinawin lang tayo muna. Ayan. Number one kasi, siyempre may mga ilang speculations, okay, na, oh, mahirap na mag-aral ng international student. Meron ng cap, meron ng mga filter na nangyayari or screening, ganyan. So kung if you're planning daw na mag-aral as an international student sa Canada, i-hold nyo muna. So how true is that? Yan, coming from Global University System.
Oh, okay, yes. Alam niyo po, totoo naman na may mga restriction, may mga new policy. But some good news for you is it's still possible for you to go to Canada. Kaya nga po, ini-introduce natin itong mga eskwelahan natin na murang-mura, affordable, at merong binoprovide na documentation para makaalis kayo. So for example, nabagit mo nga kanina, di ba, yung PAL natin. So yung isang school namin na nasa Vancouver, madami kaming PAL na pwedeng i-offer sa student natin. So, ibig sabihin, mag-a-apply lang si student, basta genuine siya, mabibigyan siya nun. At syempre, if kompleto naman ang document sila, bakit hindi sila makakapunta sa Canada, di ba? So, may way pa rin po tayo. Kahit, alam, ito pang maganda na ko, Sir Junie, yung Trebasco, open na open sila yung Montreal, Quebec, na welcome pa rin naman sila sa mga international students. So, how we will not know if we're not gonna try? So, I think the only way to do it is just submit your application and let's see how it goes. So, we plan from there, di ba? Okay. So, ibig sabihin nito, guys, sa mga viewers natin dyan, ayan, yung mga may agam-agam worries, ayan po, tanggalin nyo na yan, okay? Because merong PAL, okay, ito yung Provincial Attestation Letter, maraming slots na pwede pong ibigay ang Canadian College of Technology and Business. At saka, syempre, open ang Tribas. So, parang dito, walang filter na mangyayari, no? Syempre, kailangan lang po talaga natin na you have to have that genuine purpose, di ba, or intention of studying there. And don't worry po, our team naman can help you with that. Ayan. So, alam ko, sobrang exciting to. Ang dami kong mga unang mga linyahan kanina. We will be waiting for your ano po, information about co-op, di ba, yung opportunity for our students to work in Canada, plus yung family scholarship. At malalaman natin bakit nga ba maganda mag-aral sa Montreal or maganda mag-aral sa Vancouver. So, Miss Dawn, ayan, if your presentation is ready, yan, pwede po natin i-share yan sa ating screen. So, yes, while waiting for the guys, sa mga viewers po natin, please continue to share and tag your friends who are planning to immigrate to Canada, gusto po mag-aral doon as international student. Ayan po, this is still good news, okay? Wag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi po, what's good about the team kasi ng Global University Systems, guys, no? Eh, ang alam ko, correct me, Miss Dawn, if I'm wrong. Napakadami yung schools. Sa inyo yung mga schools na ito, no? Not only correct. Just in Canada, but also from other countries. So, yes, ibig sabihin yung information, hindi po third party or supplier sila, Miss Dawn, okay? Talagang they own the school. So, yun yung good news natin. Tama? Yes, and so makikita mo, no, ang dami nilang pagpipilian. Meron tayo sa Vancouver, meron tayo Montreal, sa meron naman gustong mag-university, meron din kami. But currently, ang hawak ko po ay yung mga diploma and certificate schools natin na sa Vancouver at saka sa Montreal. So, you could search about us at makikita nyo talagang pang-global po ang ating Global University Systems Canada. At of course, our goal is to really help you assist you. And we're very thankful with the Visa Center kasi we've been partnering with them for a long time at they've been sending of students to them. No? So, thank you, sir, and the team, the Visa Center. Yeah. Ito rin naman yung reason kung bakit we are still pushing to offer pa rin ang student visa. It's because of Global University System then. Ayan. So, Miss Dawn, I think your presentation is ready. Yeah, sa mga viewers po natin. And I would like to request lang po that if you have some question and clarification, feel free lang po to write in the comment section para sabay-sabay nating sagutin yan mamaya with the help of Miss Dawn, syempre, para po sa ating question and answer. Miss Dawn, I will leave you all sa screen and then you can proceed with the presentation. Awesome, ayan. So, sa mga attendees natin today, are you excited to know more about Trebas and also CCTV? So, please feel free mag-comment din sa comment section natin. If you're on live, please comment din sa page ng The Visa Center. And don't forget to share kasi sharing is caring, di ba? So, all of the schools that I'm gonna be discussing with you today offers a good scholarships for you. Very affordable tuition fee. At saka talagang maganda yung mga location. So, I will start first with Montreal, Quebec. So, nakikita niyo naman tong aking first page, no? It's very colorful, very vibrant. And, you know, we are actually known for creative programs, you know, ang Trebas Institute. So, it talks about
alam niyo ba yung mga nagtitrabaho sa ABS-CBN, sa GMA7 when it comes to film and TV production? Ayan, sikat na sikat kami dyan. But of course, I'm gonna be offering also other programs for you na very common sa mga Pilipino profile natin na madali makakuha din ng mga opportunity. But first, let's talk about bakit ko po ba i-consider ang Montreal, Quebec? Why study in Montreal? Maybe some of you, this is a very new word for you or a new city, but this is something na nakakalimutan ng mga estudyante natin. Actually, nabanggit na ni Sir Juni kanina, it is considered as a number one city then, no? For a good place for international students kasi very welcoming sila. And ito yung mga reasons why. First, sino po sa inyo ang may gusto ng affordable tuition fee? I believe everyone, diba? Everyone will want a very affordable tuition fee. We wanted to have an opportunity sa Canada na nagbabayad ng maliit lang na tuition fee. And that's what Trevas Institute is offering you. Second, diba? As an international student, we always think about magkano po kaya ang housing ko? Magkano po kaya ang transportation ko? Magkano po ang kakainin ko? Huwag na kayo mag-alala because here in Montreal, Quebec, they offer a very low cost of living. Kung i-compare nyo po ito sa other cities natin, talagang mas mababa po siya. Almost kalahati, I believe. So, sa transportation nyo lang, as an international, you get some discount, unlimited rides. Sa housing mo, dito sa Quebec, you could get 500 CAD per month. Pero sa other city, more than 500. It could be 900 or 1,000 plus. But of course, dito, when you get closer to the city, tataas naman po talaga yan. But I wanted to tell you na mayroong mga options for you to find a very affordable na housing and accommodation. So, yan yung mga things to consider of which place you should go or study. Mababa po ba ang expenses dito or mataas? And since itong province na to, or city na to, hindi siya crowded. So kaya medyo welcome pa rin ang mga international student natin. And alam niyo ba, itong lugar na to, si Quebec, they speak French and English. So baka ma-fulfill na natin yung dreams niyo na mag-speak ng French. And if some of you are watching Emily in Paris, parang ganun po yun. Yung places, yung architecture nila, they are considered as a Europe of North America. They are the top three largest speaking, French speaking. Okay, so matututo din kayo mag-learn ng French. And the government is really encouraging that para po mas easier for you to find opportunities and also dito, pag kayo ay may alam na French, nakapag-aral kayo sa Quebec, natapos nyo, meron kayo mga pathways to stay there, no, and to have an opportunity. So, madami ding happenings dito, ang daming events. So, kung mahilig kayo gumala, mahilig kayo umatan ng mga festivals, jazz festival, ayan. Kasi mga artistic yung mga tao dito, you know. There are a lot of artists, you know, musicians, mga singers, and even Celine Dion is coming from there, di ba? Diyan sa Montreal, Quebec. So, ito yung mga events na ma-experience nyo. And malapit na ang Christmas. So, if you're familiar with Christmas markets, Christmas festivals, and ako, napakadaming lights, at daming mga food trip. Ayan. And you will enjoy that. Hindi kayo mabobored kasi almost every week may event sila. And even when it comes to food, napakasarap din. So, it has a very good public transportation. Yan ang lagi ko ine-emphasize sa student natin. Yung pupuntahan mo, dapat maganda yung lugar. Nasa sentro para hindi ka mahirapan magbiyahe. Because as an international student, wala naman tayong sasakyan. Wala tayong jeep, wala tayong tricycle dyan. So, having a good transportation is very important para mabilis kayo makapunta sa school or makauwi. So, because of all the reasons I mentioned sa inyo, ay naging number one po siya in North America City for studying. Okay? So, kung may gusto akong take away na maalala nyo, una, low cost of living, low tuition fee. Okay? Yun yung pinaka-importante na gusto ko maalala nyo. Yung mga reason bakit nyo pipiliin sa Montreal, Quebec. At also, dagdag ko na din sa inyo,
wala pong provincial attestation letter kay Montreal, Quebec. Meron po kami tinatawag na CEQ. It's a temporary selection for studies. So, kailangan nyo lang maka-acquire nitong letter na to bago kayo maka-apply for a study permit. So, eto na. I-share ko. Medyo maliit siguro sa screen ko or sa screen nyo. But, ito yung mga programs na meron tayo. Merong creative, yung sabi ko kanina about sa mga TV production. Meron tayong business program at meron tayong technology. So, mag-focus ako sa business at saka sa technology kasi yan yung common sa Pilipinas. But if you're very creative, please reach out to us. Kailangan namin ng mga talent na katulad nyo kasi ang in-demand nyo po sa Montreal, Quebec. Kung gusto nyo matuto ng mga video editing, sa sound, gusto nyo mag-work sa mga event companies, more on the film and television production, pwedeng-pwede. Ang isa pang pinaka-common na program sa amin is yung e-commerce and online business management. So, ano ba yung e-commerce? So, this talks about digital. Diba, lahat tayo nasa digital era na. So, it talks about yung Facebook, it talks about Instagram, TikTok, any social media that you could think of na pwede gawin ng business. Or alam niyo yung mga advertisements na nakikita niyo nagpa-pop up sa Facebook niyo, those are the things that you're gonna learn, and of course management skill. So eto na yung mga skills ngayon na nire-require or in demand sa market, so dapat nag-upgrade din tayo ng mga skills. Some of you will say, Miss Dawn, wala akong alam sa e-commerce, wala akong alam sa management, pwede ko ba i-take to? Pwede pa rin po. That's what we talk about, upskilling. Okay, adding value to your profile. So, etong e-commerce na to is 16 months. Kasama na po nito ay may internship tayo na at least 2 to 3 months. Okay, so, from 28,000 CAD, alam niyo po kung magkano na lang, nasa 11,500 CAD na lang po siya. So, talagang bumaba siya, almost half talaga siya, no? Kasi nagbigay tayo ng scholarship. At ano po ba ang requirements natin for scholarship? Basta mag-apply tayo sa True Visa Center and be a Filipino. Okay? So, pwede po kayo mag-apply for January, April, July, and September. So, kung technology naman kayo, IT, nako, talagang hahanap-hanapin kayo ng mga employer kasi yan yung kulang sa kanila. So, kung meron kayong idea about computer security analyst or analytics, or gusto nyo i-enhance pa yung profile nyo, mag-aral tayo dito when it comes to the IT program. So, just wanna give you updates at mga new program. Bakit kami may new program? We've seen that these are the programs that are in demand right now. Something that's gonna be helpful for you in the future. So, we have given you option, may daytime at evening schedule. Kasi alam namin, as international student, siyempre, you wanted to spend time working, di ba? Part-time. Kasi yan yung makakatulong sa inyo sa mga expenses nyo. So, alam nyo ba, by doing part-time, no? Montreal, Quebec, per month siguro you could get at least 1,500 CAD. Ang minimum wage mo na sa $15.25 per hour. Okay? So, pag kayo ay nag-aaral, pwede kang mag-part-time 20 to 24 hours per week, di ba? So, dun sa mga potential income na to, dun mo magagamit yung pang-spend mo sa housing mo, mga expenses, and additional na lang ng iba. So, meron kayo option. And evening and daytime schedule. So, another program, business administration focusing on finance. Okay, kung you're on the finance sector, accounting sector, I'm calling for you. Ayan, in-demand din po yan. And may way to, no, para kayo ay maging certified accountant or bookkeeper pag nag-aral kayo dito. So, 13,000 CAD yan with scholarship. From 26, naging 13,000 CAD. Mamimili tayo daytime or evening. And lastly, the new program, supply chain management. Napakagandang programa. And if you're in the industry for a long time, project management ka, you wanted to be a leader, ayan, go for supply chain management. 15,000 CAD po yan. And we had a discussion about this supply chain. Alam nyo ba yung minimum wage nila per hour ng mga managers na sa under supply chain management? $38 per hour. That's the minimum. Napakalaki. Napaka-in-demand.
Okay, so those are the months that you could apply. May intake tayo January, September, ayan, or January, May, or September. So let us know kung ano yung gusto nyo dito habang available pa siya. So, eto na yung family scholarship na sinasabi natin. So, we are giving you an option to bring a family member. So, pwede itong asawa mo, pwedeng kapatid, pwedeng anak mo na magka-college na. So, pag may sinama kang isang family member, bibigyan namin kayo ng discount. So, almost half din siya from the original price. For example, isa sa inyo, or pares kayong program na ititake, e-commerce, from 28,000, 8,000 kad na lang po babayaran nung family member nyo. Yung first applicant natin, ang babayaran niya, 11,500 kad. So, if you're gonna compare the pricing, no, napaka-affordable na din niya. For, this is considered 2 years program. Okay, so napakababa po. And good news, because we do have installment plan for you, we wanted to make it easier for you. Pwede kayo magbayad ng full, pwede kayo magbayad ng half, or pwede kayo magbayad, ang pinaka-minimum deposit natin is 3,500 CAD. And bibigyan namin kayo ng apat na installment plan. So, yung process natin dito, very konting difference lang siya sa other province or state. Magsisubmit tayo ng application through Visa Center, okay? At mag bibigyan namin kayo ng offer, okay? Para po to know that you are accepted. Magbabayad tayo ng application fee na 250 CAD. Actually, pwede na tayo mag-release ng letter of acceptance with just 250 CAD, okay, application fee. But we advise, before you apply for the CAQ, okay, this is the online temporary study selection, na makapagbayad tayong tuition fee para makita nila na may pambayad tayo. Mas mataas ang approval natin. So, itong CAQ letter na to ay gagamitin mo pag mag-a-apply ka ng study permit. And I don't want you to worry about all this process kasi the Visa Center will be guiding you all along from start to finish. Okay po, ang gusto namin lang gawin nyo, book your consultation with the Visa Center once we complete this session. Okay? So, kung wala pa kayong mga counselor, i-contact nyo po itong mga number na nasa baba natin para po you could do a consultation with them. Okay? So, that's for CCTV. Documents you have to submit, just passport, diploma, kung high school ka man or college, old or new curriculum, we accept that. And of course, your birth certificate. Okay, yun yung top 3 documents na i-re-record ko from you. Wala na tayong IELTS or wala na tayong TOEFL. Okay? So, I think we're done with the first school, which is Trevas Institute, Montreal, Quebec. I'll go ahead and go discuss about Vancouver, Canada, wherein Canadian College of Technology and Business is located. I got to see some comments tama and tama sa mga waiter natin. We do have hospitality programs, business, ayan, and IT programs under Canadian College of Technology and Business. And this is the campus that we have. It's a 5-story building. At ito po yung program. Ayan. So ito ma-advise ko. Siyempre, kung ang gusto mo magtrabaho sa hotel, sa restaurant, sa F&B, ang kukunin mong programa, hospitality and tourism. Okay? Kung ikaw naman ay gusto mo matuto about management skills, or matagal ka ng nurse, matagal ka ng teacher, gusto mo maging supervisor, kuha tayo ng mga business program. Yan yung mga comments sa amin. And of course, if you do have an IT background before, gusto mo pa enhance yung skills mo, syempre nag-upgrade yan. You're learning different software language. At ito ang mga in-demand ngayon, especially Vancouver po. No? Pag meron kayong mga IT background, nako, talagang pagkakaguluhan kayo. Ito yung mga IT programs natin. So, for this session, since about time, hindi ko di-discuss lahat ng programa. I-discuss ko lang muna yung pinaka-common ko. So, common na yung IT program. So, reach out to us if you're more into IT, you wanted to have a change of career, and you see that IT program will give you more, you know, better future. Pwede po yun. So, our school, nabanggit kanina ni Sir Junie, we do provide you co-op experience. So, ano ba yung co-op? Para siyang OJT sa Pilipinas, on-the-job training. The difference is, you are getting paid fully. Para kang full-time worker.
So we, CCTV, are working with over 60 partner companies or more to guarantee you a paid internship. So nakikita nyo dito, may mga companies kami. We work with hotels, IT companies, F&B, fashion, retail, name it. So yung mga job position na makuha nyo will be related to the program that you're taking. So ang school, ang CCTV, ang mag-a-assist sa inyo to get this opportunity. The only thing that you have to do, go to your workshops, go for your training, and also apply. Of course, mag-a-apply tayo for interview. But the guidance that the school's giving you is the workshop, the training. Ah, diba? And also, sasabihin namin sa inyo, eto, si Company A, nag-hire siya. Si Marriott, kailangan nila ng guest service receptionist. Ayan. So, yun yung guidance na bibigay natin. So, first program that you will consider, business management. This is a 2.5 years. From 16,250 CAD, we're giving you 10,550 na tuition fee. You know, for almost 2.5 years. Ibig sabihin po nito, magkano ipaprepare nyo per year? Nasa 5,000 CAD lang. Okay? Magkano yan ang 10,550 in total? This is almost just 400,000 pesos. Buong program na po yun. So, ang per year mo nasa 200,000 pesos lang. Okay? So, ito yung intake ko next year. So, this is gonna be a first-come, first-served basis when it comes to start. Because I remember, CCTV is offering or required a provincial attestation letter before you apply for a study permit. So, kung next year po kayo nagpaplano, mag-start na po kayo ngayon para hindi kayo maubusan ng slot. Ang business management program pang all around yan. At talagang pwede i-relate kahit ano pong profile nyo. But I encourage you to submit your resume and CV with the Visa Center so we could recommend what would be the best program for you. So, these are the opportunities. Second, hospitality and tourism. Okay, same price lang din siya. So if you wanted to work in the hotel industry, restaurant, F&B, this is the program. So 10,550 CAD din po siya. Okay? So part of your program, okay, sa lahat ng program na to, 10 to 11 months nag-aaral ka. Okay? Pag nag-aaral ka, pwede ka mag-part-time job. Again, if you are studying, you're only allowed to work 24 hours per week. Pag yung second year mo, magko-co-op ka na, full-time na po yun, 40 hours kayong nagtatrabaho dun sa co-op nyo. Okay? At pag may mga holiday break kayo, pwede din full-time. I want you to always remember, while studying, that's the rule for international student, is part-time din yung mga pinagtatrabahuan natin. Okay? So, ang goal muna natin makatapos sa ating pag-aaral. So, ano ba ang documents na ipe-prepare ko? Diploma, passport. Yun lang kay CCTV. Wala na ako English requirement. So, I will just run through with you the process. CCTV, magsasubmit kayo ng documents, diploma, passport sa the Visa Center. May sasagutan kayong questionnaire. Yun yung provincial attestation questionnaire. They will ask about your resources, ano ba yung funds natin, para malaman namin kung genuine student kayo. At pag nakita naman namin na you are a great student, bibigyan namin kayo ng provincial attestation letter at yung letter of acceptance natin. Okay? So that's the whole process of the CCTV. So I think that's very quick. So I wanted you to remember these two schools na providing a very affordable tuition fee for you. CCTV is offering the lowest 10,550 CAD for 2 years. It offers business, hospitality, and IT program. Trebas Institute is offering 11,500 CAD for almost 2 years then. And it has also internship, and meron din tayong family scholarship. And then the programs that you could choose from is mga IT, creative, and business. So those are the two schools, private school na bagay na bagay sa mga single. Okay, kaka-graduate lang, young professional, or kung gusto mo, ikaw lang muna ang pupunta sa Canada, pwedeng-pwede po sa inyo itong dalawang eskolahan na to. Okay, ayan. Thank you so much, Ms. Dawn, for that presentation. Ayan, sa mga viewers natin, medyo tumaas yung number of viewers natin today. Yung mga late tuners po natin, don't worry guys ha, pwede nyo pong panoorin yung live na tumamaya. After natin mag-live, na naka-save lang naman siya sa mga pages.
ng Davisa Center branches para po at least madaanan nyo. Okay? And we're so happy with some questions yan sa ating comment section. And thank you so much, guys. Continue to interact with us if you have questions and clarifications para at least sa stage na to, no, matutulungan na namin kayo with some of the questions na meron kayo. Now, I just like to balikan ko lang yung kasi may work, no, na involved kanina. So alam naman natin, syempre, everybody wants na kung may opportunity sila na they can actually earn while learning. Di ba itong tinatawag nating earning while learning as an international student? This can actually help them with the cost of living na meron sila doon, pambawas sa tuition fee and all. Let's go back dito sa ano, Miss Dawn. May update ba tayo when it comes to number of hours allowed for international student on a weekly basis? Yes, so for a weekly basis, no, they're gonna be allowed to work 24 hours. Okay, so same pa din. 24 hours. Pag nag-aaral sila, pag nag-internship sila, or yung paid internship natin, 40 hours po yun. So parang full-time work po yun. Mm-hmm. And pag meron silang mga holiday or break, full-time pa rin. Ayan. Okay. So, ibig sabihin guys, ha, ayan, wala pong pagbabago when it comes to your benefits as international student pagdating po sa pag-avail nyo ng part-time job. Okay? Pero, take note po, ha, yung intention nyo of going to Canada is to study, hindi po mag-work. Okay? Hindi yun yung pinaka-goal nyo talaga doon. But, it's just that you are allowed to work part-time, which is 24 hours per week. At saka syempre, unlimited time naman during semestral break and holidays. Pero pagdating na dito sa OJT area, parang co-op, na sinasabi mo, full-time. Ano ba, yung courses po natin, let's say, meron tayong 2 years courses, ilang years silang mag-a-academic, mag-aaral, tapos ilang years sila na naka-co-op, Ms. Dawn? Very good question. So, for Canadian College of Technology and Business, parang yung study time lang nila doon is 10 to 11 months. Then, equivalent nun, yung internship nila na paid, another 10 to 11 months. So, parang we consider that almost like a year kasi may mga break pa eh. So, one year para nag-aaral, 1 year din nag-internship. So, I wanted them to remember may konting difference lang tayo kay Tribasa kasi sa Tribas, mas konti yung internship. Part lang siya ng program. Parang at least 2 to 3 months lang siya. Depende sa program na pinili nila. May 2 to 3 months, 2 months. But dun sa e-commerce, at least 2 to 3 months ang internship niya. At ang government ng Quebec, pwede siyang paid, pwede hindi. Yun yung difference. Okay. Okay, so at least linawin natin yon na yung co-op na tinatawag. Ito guys, yung parang OJT, okay, para sa mga Filipino. Diba? Parang meron kang on-job training na connected doon sa iyong course or program na kinuha. So, linawin natin yon. So, may mga co-op tayo wherein paid sila. Okay, pero meron ding co-op na part siya ng program, which is hindi sila bayad. Parang may experience na sila. Mm-hmm. Correct. So, ang Vancouver, rule talaga niya, fully paid yan. So, bayad lahat ng internship nila. Pero ang government ng Quebec, pwedeng may chances na hindi, pwedeng oo. Ah, okay. So, yun guys, malinaw yun. At least, alam natin na may opportunity din na while you are still studying, okay, meron po kayong co-op na may yung company. Since sinasabi nga nila dito, no, na you have actually over 60 partner companies na may guarantee to give a co-op placement para sa mga students po natin. So yung kagandahan, guys, pagkatapos yung mag-aral, you get the diploma, which is internationally acknowledged. Ibig sabihin po, whatever man yung matapos nyo from either sa Canadian College of Technology and Business or Tribas, eh pwede nyo pong gamitin yung qualification na yan to any other countries na gusto nyong puntahan. Kumbaga same level kasi yung qualification na nakuha nyo na. And this is one of the reason why everybody wants to study abroad, lalo na if they are planning of, let's say, applying a job abroad then, kasi nga, kumbaga naka-aligned ang qualification nila. But of course, iba pa rin that you have an experience talaga working in that field, di ba? So, yun yung kagandahan nun. Now, puntahan ko lang yung ilang mga questions natin dito bago sila baka mamaya mag-busy na sila. Let's start with... meron bang nauna dito? Ito, age. Ayan.
Kasi siyempre may mga sensitivity na pa tayo ngayon when it comes to age. Sabi ni Marie Dato, 43 years old na po ako, pwede pa ba ako mag-aral as a working student? As an international student? At saka allowed siya mag-work as international student? Yes, yes. Yung so age actually, rin. 'Di ba ang Canada wala naman yang ano discrimination when it comes to age. And okay. That's what really good about Canada because everyone is welcome to apply. When it comes to part-time, basta ka para hangga't kaya mo pa go. But of course, I'm not gonna sugarcoat this. Syempre, may mga challenges 'di ba habang ang edad natin ay nadadagdagan. So that's gonna be depending on the company na itinatry mo applyan. But you know what, sa ibang bansa, alam niyo ba, mas uso doon kahit matatanda na nagtatrabaho. Yung mga seniors, makikita mo rin yung trabaho pa rin sila, di ba? Kasi usually, hindi siya katulad ng Pilipinas na pag matanda na hindi na nagtatrabaho eh. Doon, they're very self-sustaining. Kaya gusto nila, nagpo-provide pa rin sila sa sarili nila. So, pwede pa rin naman po. So, depende po yan kung saan po yung pag-applyan natin. But we don't have any restriction when it comes to age. Okay, so yan, Miss Marie, ha? So, ibig sabihin po, well, pwede pa rin i-consider yung age mo as an international student. Kailangan lang natin ng magandang explanation, no? Why at that age you still wanted to study. Pero syempre, when it comes to age naman sa mga magpa-part-time job, sa abroad naman, age hindi talaga siya issue eh. For as long as kaya mo at alam mo o may experience ka doon sa part-time job na a-applyan mo, kinoconsider nila yon. Yun yung kagandahan dito sa abroad. Okay. Another one, sabi ni Nosremi Santos, how to apply po, I'm waiter for the catering services. Nosremi, applying for a job, wala po tayong work visa na inaalok dito sa the visa center ha. Pero if you wanted to apply as an international student, yes po, all you need to do is i-message nyo po ang ating Facebook page sa kung saan po kayo nanonood. Kasi naka-live tayo sa almost all branches na meron tayo ng the Visa Center. Mag-message lang po kayo dyan. Our team will definitely give you a time no for an online eligibility assessment and consultation. So from Trishel Ramos Santiago, kung sakali po ba makapag-work ng full-time? So nasagot na ito ni Miss Don. Pwede. Pwede ka mag full-time pero under doon sa co-op. Okay. Mm-hmm. And what else? Yung question from another one from Aleha. Yan, sabi niya, after po ba mag-aral, may chance po ba na makapag-stay sa Canada or may mga partner na company na posibleng magbigay ng job offer sa Vancouver School? Very ayan. Possible. Such a good news. Of course, the guidance or yung support na binibigay namin sa inyo, di ba sabi natin kanina may mga career fair tayo and ang advantage nyo na din is konektado na kayo sa mga company na pinag-paid internshipan nyo. So, di ba usually pag nag-i-internship tayo, kung nakapagtrabaho ka na, nagkaroon ka na ng experience sa company, sa tingin mo kukuha pa ba sila ng iba? Di ba? So if you did well, you did your best, nagpabibo ka, nagpagaling ka, most likely they could absorb you. So it is gonna be a case-to-case basis ha, kaya depende sa performance nyo. So it could be different kung nari student si Sir Juni, hindi siya, ginalingan niya, ako hindi ko ganilangan. Sino makukuha sa amin? Most likely, journey, di ba? So, ayan yung mga opportunities na go-open ang door sa inyo kasi hindi na kayo mag-start from scratch because we are already inviting the industry partners in the school para to meet you, di ba? And also for you to have an experience with them. So, there is a high chances that you could be absorbed. You could apply to different companies kasi may experience ka na. So, may mga different ways po tayo to stay. But of course, I wanted to always remind you guys, we wanted to showcase ang study natin, no? After the study, the assistance is there, but it's gonna be a case-to-case basis to everyone. Ayan. So guys, malinaw yun ha. Guarantee na meron kayong co-op company na mapuprovide ang school. Pero syempre, it's up to you if the company will hire you. Yun ay kumbaga yung choice na kung ano yun, it's up to you na if yun nga, kung gagalingan mo, syempre, baka i-absorb ka ng company and then offeran kayo ng work visa. Pero hindi po kasama yan sa servisyo ng
Global University System, lalo na po from Canadian College of Technology and Business at saka ng Tribas, okay? Nandito lang tayo sa educational institution part. Pero with them, di ba, with the help of yung qualification mo, yung mga training na nakuha mo doon, ito yung kagandahan kasi most of the time, ang mga employer kasi in Canada or in sa abroad in general, syempre kailangan lang nila talaga na kumbaga yung skills mo, yung knowledge mo is aligned sa kung ano yung trend, ano yung level of in demand right now demand doon, at saka competency mo doon. Eh kung galing ka naman sa Canadian College of Technology and Business or Tribas, eh dahil nga partner sila, no? So ibig sabihin aware sila na ang kakayahan mo, ito yung eksaktong kailangan din namin dito sa company na meron kami. So that's actually good thing, okay? Okay, meron pa ba tayong mga questions? Ayan, basta ito na. May mga dami, ilang... dumami! Okay lang yan, guys. Mas marami, mas masaya. Okay, yes. Sabi dito ni, follow-up question to, no? Sabi ni Trishel, yan, pwede po ba isamang husband ko i-flight na or maghintay pa po ng years bago sila makuha? Okay, let's talk about dependents. Kasi syempre, aware ang mga Pilipino noon na kapag international student in Canada, ay pwede na mag-open the open work permit ang kanilang mga partners or spouse. How about now? Sorry. How about now? Same pa rin ba ang rule? Okay, very very good question, no. So we don't want to give confusion sa mga estudyante natin o sa mga nag-a-apply. So as you know, ang daming changes na nangyari sa Canada ngayon. So right now, ang diniscuss ko pong school is mga private school. Wala siyang provincial yung post-graduation work permit o yung mga dependent. Okay, so right now sa Canada, di ba, in order for you to bring a family, ayan, usually mag-higher education pa tayo. But dito kay Tribas, pwede ka naman magdala ng asawa kung gusto mo isama, pero magiging estudyante din. Possible. Dito ba family scholarship? Family scholarship, yes. So 50%. Anong advantage yun? Pag pares kayong sabay na umalis, pares kayo makagraduate, makapart-time, may credential kayo, mas mataas din yung mga chances natin if you wanted to stay longer. Especially dito sa Montreal, Quebec. Basta kayo ay nakapag-aral dito, may alam ka ng French, may mga direct pathway sila to stay dyan sa Montreal, Quebec. Oh. Basta marunong din mag-French, ayan. Yun yung mga requirement na need nila. So dun kay CCTB naman, wala tayong family scholarship. So yun yung advantage ng Tribas natin, no. So right now, kung pasok sa budget mo, magsama ng asawa for another study, pwede naman po. Alternative, if may certain budget lang tayo, ang ini-encourage namin lagi, no, kahit si Sir Junie, ikaw muna umalis, try to establish yourself. And then later on, makasettle ka na doon, sunod na lang yung family after. Okay, mahirap din kasi magsabay-sabay lahat, di ba? Mas mataas din ang expenses, mas mataas din ang show money. So that's depending on you, based on your budget talaga. Pero syempre guys, ito na nga. So as of now, okay, wala po tayong, wala na muna, temporary, kasi alam naman natin ang government ng Canada, no, pabago-bago ng mga immigration rules. So just for the moment, hindi po muna po pwede na magsama ng family doon sa Canada, okay, lalo na po for diploma, no. Pero yan, yun nga lang, we are offering a 50% family scholarship for Tribas. Ayan, ito yung sa Montreal, sa Quebec. Kanina nabanggit mo tuloy ang Emily in Paris, isa sa mga... Natapos mo na ba yan? Natapos ko na. Yes, kakatapos lang nung bagong episode nila. Napapunta na sila ng Rome. Rome! Ayan, mag-iiba na. Emily in Rome. Natahinta ko na rin yung Netflix na. But anyway, sige na guys, ayan sa mga viewers po natin, still you can enjoy pa rin. At least, di ba, yung spouse mo, kung isasama mo siya doon, mag-aaral din siya as an international student, pero 50% na lang ang kanilang babayaran sa kanilang tuition fee. So ano yung advantage niyan? Ang tabayanan niyo po, makakasama natin mamaya si Zaira from the Business Center Bulacan. Malalaman natin ano yung advantage niyan with your PR qualification if yung plano niyo ay maging permanent resident doon or mag-apply for permanent residency. Okay, another question from Van Batag, San Buenaventura. How many years po yung study and how much it cost, ma'am and sir?
Ayan, so mayroon ba tayong variation? Like 1 year lang, 2 years? Mayroon ba tayong siguro, to remember easier, CCTV, we usually suggest 2 years kasi para you have time to adjust. Oo. Pero may less than 1 year naman. Depends on you. But syempre, mas liliit din yung number of, you know, times ng pag-internship mo. Pag mas lesser, di ba? So at least pag 2 years kasi, mag-aaral ka lang ng almost 1 year, magpa-paid internship ka ng 1 year. So you, that's for CCTV, ha? For Trebas, total niya 16 months. I-include mo na dun yung 2 to 3 months niyang internship. Mm-hmm. Ayan. So at least guys, ayan, hindi naman kayo mag-aaral ng sobrang tagal. Kasi ito yung common problem kasi Miss Dawn, no, nung ilan sa mga professionals na mga clients namin, parang di ba, parang they've been in professional for so many years. Like, parang 3 years na akong engineer or chef or doctor or kung ano man yan, yung profession na meron sila, parang they don't have plan of like going back to study again, not unless for a long time, di ba? Sila, or mag-PhD sila, yung tipong ganyan. Pero kasi guys, ang sinasabi lang po natin is that for you to have the qualification ng same level ng Canada, which is equivalent to the same qualification from all over the world. Kasi aminin na natin, di ba, example, if you are a graduate of nursing in the Philippines, kahit anong tawag doon sa license ng mga nursing? Bar exam. Oo, or nag-RN ka na as nurse, yung qualification of Canada, hindi pa rin siya same. You have to acquire another parang qualification or license nila para ma-align. So, yun yung lagi kong sinasabi. And the opportunity, guys, na at least magkaroon ko ng konting additional knowledge, di ba? Additional profile. Plus, the experience na kayang ibigay sa iyo while studying po sa tawag nito sa Canada. Okay. May question dito ang ating kaibigan si Miss Ed. Sabi niya, is it for college graduates only or high school level can apply for the scholarship program po ba? For single or even with family? Okay. Yeah. So how about background? Lalo na kung old curriculum, Miss Dawn. Yeah, so actually, good news for everyone. We accept all the new curriculum. Even if you're high school graduate, pwede kayo mag-apply kay CCTV or Trabas. That's the minimum, actually, requirement na at least high school nakatapos kayo. Kung college graduate kayo, pwede pa rin. Pwede bang mag-aral ang mga college graduate for a diploma? Pwedeng-pwede po rin. Bakit po? Because the programs that we are offering are specialized. Ibig sabihin, ay kayo ay magdadagdag ng additional knowledge or skills sa profile nyo. So even that's diploma certificate, it doesn't mean na bumababa yung quality nyo. Actually, you're just adding more for taking this diploma program. Pwede po yung family scholarship, basta direct family member nyo. Sino ang direct family? It could be your parents, pwede yung asawa, pwede yung kapatid. Bawal cousin, bawal tito and tita. Yung first degree family member lang. Mabibigyan natin sila ng family scholarship. And that's that applies for Trebas. Okay. Ito na, yung mga next na mga question kasi natin is more on, ito na, pera-pera na. Kasi syempre, after watching, no, yung presentation mo kanina, everybody will definitely going to say yes. Diba? Wala talagang makakano sa sobrang ganda na ino-offer syempre ng CCTV at saka ng Trebas. Pero ito na pag-uusapan natin yung pera kasi tinatanong dito no, magkano yung tuition fee, etc. etc. So, question lang, meron ba tayong installment payment option? Magkano yung initial payment na pwede? Kasi syempre, may process pa kasi ito guys. Hindi sabi na nagbayad kayo ngayon, pwede na kayong lumipad bukas. Okay? Kasi meron pa tayong sa application process. So, yung tanong ko na lang is dalawa. Parang kailan yung next available intake na pwede pa nilang mahabol, Miss Dawn? And second, magkano yung initial payment na pwede nilang ilabas? Kasi may mga balita ngayon na parang kailangan daw nilang bayaran yung 1 year agad para lang maging application. Or is it applicable na pwede bang 1 semester muna? Or may mga ganong ano scenario about sa payments? Yeah, good news para sa atin. For Canadian College of Technology and Business, I do allow you to pay at least 25%. Okay? Kung ang tuition fee ko ay 10,550, you could pay at least 2,800 to 3,000 CAD.
And then, bibigyan kayo ng apat na installment plan. But, I also wanted to let you know, if you wanted to really have a very strong case or profile, mas maganda magbayad ng at least 50%. Okay? Mm-hmm. 50% pag apply kayo visa para makita ng officer na may pambayad si student. Magkano 50%? Nasa 5,000 plus. Alam niyo kung magkano sa peso? Nasa 200,000 plus lang po yan. Okay. Naka-enroll na po kayo. Mm-hmm. At wala na kayo iisipin for 1 year. That's already for your 1 year tuition fee, di ba? So, yun yung kay CCTV. At least, we offer that installment. Kay Trebas naman, napakaganda din at napakababa. Sorry, before I go to the Rebas, the earliest intake na pwede kayo mag-apply, we could try to have all January, pero the rest is February, May, June na talaga. Okay? Mm-hmm. For next year. Okay? Mm-hmm. So, for Trebas naman po ay yung installment ko, pinakamababa din, 25%, so that's at least 3,500 CAD initial deposit. Pwede ding 50% or pwede ding full. Okay, so lagi kaming may 25% and apat na installment plan. Pero kasi maganda yun, dalawang intake ka is either January, February hanggang June. So, whatever man yung mapili mo guys na month next year na you wanted na yung intake na kunin, this will give you more time pa, no? At least pay the 25% tuition fee, then ipon ng konti, and then habulin nyo yung another 25% para at least you have the 50% of your tuition fee paid. Kasi mas less worry nyo kayo. Focus na lang kayo sa study nyo or yun nga, galingan nyo sa co-op or since you are allowed naman na mag-part-time. So, yun guys ha, magandang ano yun, magandang balita yun, okay? Alright, another question, ito yung tungkol sa magagastos, sasagot na natin yan. Sabi niya, may magagastos lahat na po ba 200,000 bago umalis? So, yun, nasagot na natin ito, no? Na depende kung saang school ka, CCTV ba kanina College of Technology and Business or sa Tribas. Sige si Trishelle, I just po message our team now sa The Visa Center kung saan live ka nanonood ngayon para po at least malaman mo kung kasi this online assessment and consultation kasi namin, machi-check muna namin. Say, saan ka ba talaga qualified? Diba? Is it pwede ka ba sa CCTV? Yung mga program ba na ino-offer doon, qualified ka? Kasi po, as much as possible, we wanted to have yung justification mo sa immigration officer for your visa application na mag-justify natin yung purpose mo. Okay, so don't worry, our team will help you kung pang Tribas ka ba or pang CCTV ka. Ayan, okay? CCTV. Okay, CCTV. Parang pang monitor yun ah. But anyway, sige, another one, especially, ayun, may tinatanong dito si Van Batag. Ayan, parang may kanina pa niya tinatanong to kung merong agriculture na course, oo, which is... Oo. Oh, wala yan. Wala tayo, oo. More on business tayo, hospitality and tourism. Pero, sir, kunwari, more on you wanted to venture, baka gusto mo mag-business, pwede kita ilagay sa business or management, or baka gusto mo naman mag-change of career, now we could relate some of the experiences that you had before. Pwede din. That's why it's very important, everyone, whoever are watching us, submit your resume, submit your CV with the Visa Center para po bibigyan namin kayo ng option. Ano ba ang pinakamagandang program na kukuhanin nyo na related sa mga experience nyo? Kasi po, as much as possible, ang pagpipili po kasi ng program, it's either definitely parang totally different, totally new to your profile. Let's say it's either academic man yan or job experience. At least parang you just wanted to gain a new skills or new tawag ito, pathway. Yan. Pero, pwede rin naman yung tipong parang same na profession, pero it should be level up. Okay, so yun yung tinuturo natin. Okay. Okay, bilisan natin 'to. Si Trishelle, sabi niya, pwede pa bang high school graduate? Yes, nasagot na natin 'yan. Si Jeffrey Bosano, kakapasok ko lang po sa live, how much po yung total expenses sa student visa? And ayan, portion na habol to ni Jeffrey kanina. Yung sagot ni Miss. From Jonal Dison, magkano po ang processing fee niyo and show money? And guys, yung other details about payment po, better po to connect with the Visa Center. Ayan po, para at least parang private natin mapag-uusapan. Kasi po, depende kung ano yung kukunin nyo eh. Okay? Another one, sabi ni Gilbert, sabi niya, aside po sa tuition, may required po ba na show money sa account
ng student. I think yung mga show money po na yan, this is ano kasi sa visa processing part, yan, tutulungan na lang tayo dyan mamaya ni Miss Zaira. Yan, para at least malinawan tayo dyan, no? And another one, sabi ni Yuki, o Yukio, high school grad with caregiver testa, pwede po ba? Yan, science, high school grad, pwede po. Okay. Miss, ano, Don, ayan, siguro I have a couple of questions na lang para lang sa mga viewers natin. So, napag-usapan na natin, guys, yung installment payment, partial payments na pwede nyong gawin. Napag-usapan na natin yung qualification. Diba? Kahit high school graduate, pwede. Yung age, kahit na medyo maedad na tayo, for as long as we can still justify yung purpose of study natin, pwede pa din siya. You can still bring your partner and spouse. Pero po, under, dapat i-avail nyo na lang yung student visa, yung family scholarship. Ayan, yun yung kagandahan noon. And yun nga, meron tayong co-op or OJT. May option na paid co-op siya or not. At marami pang iba. Almost, konting-konti lang naman yung changes. Parang kung tinitingnan ko kasi, no, kundi mamili lang talaga kayo ng eskwelahan that can actually help you na makapunta pa rin doon because may mga schools kasi na limited lang yung PAL nila, which is yung Provincial Attestation Letter. Yan. Pero kasi kagandahan rin sa Tribas is parang ito, walang problema kasi wala silang mga ganong klaseng filter. So, meron pa rin guys ha, wala pa rin problema ang pag-aaral doon sa tulong siyempre ng Global University System. Now, the question is, yung last na question na lang siguro, Miss Dawn, is, how about accommodation? Kasi siyempre, sila, di ba, what if solo lang sila napupunta dyan? What if kapag may kasamang family? Ano yung student support na pwede niyong ibigay? Kasi alam ko, may mga job fair support kayo binibigay na eh. Oo. So actually, meron din kami department for housing or accommodation na pwede nila email bago sila dumating. So at least they could give suggestion. That's for the bus. Meron din ganun sa CCTV. And meron kami tinatawag na housing portal wherein nandun yung mga partner namin. That's all off-campus, hindi sa inside ng campus, ha? Off-campus. Where they could search about the pricing, yung location. I-recommend naman namin yung mga potential location na pwede para sa kanila or we could also connect them to mga international student. And I know, believe the Visa Center also have the current student on this cities na kinoconnect din natin yung mga current student natin sa kanila. So, yun naman yung support na bibigay natin. Okay. Ito, habol lang natin from ano parang i-pronounce to? Ak? Ak-ak. Oo. Anyway, kasi marami nga kasi Miss Dawn, no, na nag-aaral kasi ng caregiving courses. Abroad. So, pag ito yung background nila, ano yung masasuggest? Caregiver. Nila? Kasi management tayo tsaka hospitality eh. Oo. Dati kasi, kunwari, may nurse ako, no, ang tagal niya ng nurse or nasa caregiver. Pero, paano natin siya isi-shift? Ang gusto niya maging supervisor o gusto mag-manage, pwede siya i-relate sa business management. If you wanted to still work in the health industry, you could be a supervisor, di ba? On the caregiver facilities, pwede pa rin naman yun. Ayun. Okay, at least guys, meron kayong managerial or management background. At the same time, you have that skill, di ba, for a caregiver. Kasi sabi niya, nasa Japan nga daw siya. Anyway, salamat for your time, guys, na makasama natin, syempre, si Miss Dawn Masilang from Global University System na sinasabi niya siya ang pinakamaganda sa kanila. Okay. Secret lang natin yan. Tayo-tayo lang. Wala naman yung makaka-work data, di ba? And I'm very happy as well and so excited to, you know, have this session again with you. And uulitin-ulit natin to. So may magkakaroon na tayo ulit in next schedule and we're excited to welcome yung mga students natin, no, for next year, 2025 intake. Ayan. Thank you, Miss Dawn. Ayan, thank you so much. Enjoy the rest of your Wednesday. Ayan, thank bye-bye. Thank you. Bye-bye. Okay. All right, so yun guys, ang Business Development Manager ng Global University System. Yan, representing po ang Canadian College of Technology and Business at saka ng Tribas. Normally kasi anim na school ang nire-represent nila eh. Pero we just highlighted with this private school, no? Para sa mga kababayan natin, para at least you will understand more about sa mga
yung option nyo ngayon of becoming an international student in Canada. Okay. So this time, ayan, welcome na guys sa ating second half ng ating Facebook Live. Alam ko ang ating guest ngayon ay from the Visa Center Bulacan. Bago daw siya mag-start na i-welcome, kakanta yata siya. Double check muna natin. Asa na ba yung ano? May naka-ready ba yung minus one niya o hindi? I-welcome na natin siya. Miss Syra, good afternoon. Hello. Hi, Sir Junie. Good afternoon. Na-miss mo ba yung pagkanta ko ng General Assembly? Ayan. Ayan, good afternoon. Ayan, so, muna. Ayan, from the Visa Center Bulacan. Ayan, pati ka muna sa lahat ng mga followers niyo naman from your page. Okay. Sige po. Good afternoon po dyan, Sir Junie, sa mga viewers and also dito po sa mga Filipino viewers natin dito sa Pinas. Ayan, hello po. Ayan. Okay. So guys, ito sa mga viewers natin, if you have questions na kanina, may mga tinatanong na sa atin ano, about sa tawag nito, mga show money, etc. etc. Ayan, mga pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, standby lang muna kayo dyan. Pasadahan muna natin ng konti. Ayan, ito nga pinag-uusapan natin, lalo na sa mga ano to, new viewers natin. Ayan, Ms. Syra, can you tell us muna how yung pagiging international student nila can actually help them to qualify for a permanent residency application? Kasi syempre, di ba, parang yung ilan sa mga viewers, talaga, mga clients talaga natin is, yes, they are after with the qualifications and diploma na makukuha nila, pero at the same time, alam kasi nila na this can help with their qualification naman for permanent residency. Okay, so thank you sa question mo, Sir Junie. So ngayon, dito po kasi sa pag-a-apply natin ng permanent residency, I know hindi lahat familiar about the pointing system. So pag mag-a-apply po kasi tayo ng permanent residency to Canada, may kinoconsider po tayo na pointing system. And if ever po, halimbawa, nagpa-eligibility assessment po kayo sa amin, since free lang din po yun. So ngayon, pag na-assess po natin na medyo kulang pa po yung points na meron tayo for dito permanent residency, you can consider to apply student visa. Since pag meron na po tayong diploma, mabibigyan po tayo nito ng extra points, which is makakatulong para maging sufficient yung 67 points. Yun kasi, Sir Junie, yung required for residency, kailangan meron tayong 67 points. So, pag nagkaroon tayo ng additional points po, so possible na maging sufficient na siya and we can proceed to apply permanent residency na po sa Canada. Mm-hmm. And ako ba yung nawala or what? Ayan, okay na, okay na. Okay. Ayan, so guys, ito ha, so this is one of the reason kasi syempre, no, lalo na yung mga viewers natin who are really after of applying for permanent residency in Canada. Well, ito guys, FYI lang, okay? If that's your goal na mag-apply agad for PR to Canada, eh welcome na welcome po kayo sa the Visa Center. We can help you right away. We can check your profile. Diba? We can check your qualification. Okay? Yun nga lang, it's just that if, let's say, naging alanganin yung inyong score, diba? Kasi nga, you need to reach yung 67 points para sa qualification for PR application. Eh, ito yung mga options na wherein can help you guys to actually earn additional points. So, number one nga, galingan nyo sa IELTS, di ba? Sa English test. Na meron kayo. Di ba, Ms. Zaira, the more na mas mataas ang kanilang IELTS test result, mas malaki yung points. Mataas yung points. Oo. Tapos, when it comes to yung education background naman, kapag siyempre may diploma ka inside the country, which is yung Canada, the more na tumataas yung academic ano mo portfolio mo, ito mataas din ang yung score. Okay? Plus yung opportunity na mag-work nga dun sa Canada, 'di ba? Kapag may mga ready employer ka doon na willing to help you with your PR qualification, and then why not? Okay. So ito na lang, again, kanina kasi tinatanong, I don't know if we are allowed to discuss this. Alam kasi natin na parang alam ng lahat na kailangan ba ng show money. Okay, kapag pumunta ng Canada. How about kapag single applicant or kasama niya na yung spouse niya? Yun. Pwede ba natin i-discuss yun? Pwede bang itanong muna natin kina ano?
Actually, Sir Judy, di ba dito sa atin sa the Visa Center, nag-offer tayo ng free online consultation. So, either via Google Meet or via Zoom meeting para ma-discuss natin kay client yung overall process and then the overall possible expenses. Since yung mga questions natin kanina earlier sa live, hindi natin, sir, alam kung ilan ba sila na mag-apply since na-mention ni Ms. Dawn kanina na pwede naman na kasama nila, di ba, yung family nila or dun sa family scholarship nila, di ba, if may kasabay sila. So, magde-depend kasi doon, Sir Juni, yung magiging show money ng mga clients natin. So, much better po talaga na mag-reach out sila sa mga pages po natin and then magpabook sila sa atin ng consultation para at least mas mapakita natin sa kanila yung pinaka-breakdown ng expenses ng possible, ano, pinaka-breakdown ng possible expenses nila. And also, yung total na show money and bakit ganun yung show money na nire-request. Kasi nagbabari yung show money kasi depende kung ilan yung pupunta doon. Kasi show money, yes, means, sir, ito guys, yung budget nyo that the immigration officer will consider na makakasurvive kayo sa Canada. Kasi yung show money po, hindi siya payment, okay? Na parang kailangan nyo ilabas at mawawala siya sa bank account nyo. Ang show money is just a guarantee that you have the means, okay, to go there and live there with kung mag-isa ka or with your family. So, syempre, the more na mas marami kang isinama, mas tataas po yung required na show money nyo, okay? So, well, para sa akin, show money is, in a way, ano naman to eh, it's beneficial for the applicant kasi alam mo na meron kang pagkukuhanan ng pera kasi hindi po kasi natin ilalagay yung reason natin na magpa-part-time job naman ako doon. Okay, hindi po kasi counted yun, okay? Dahil ang intention mo to go to Canada is to study. Yung part-time job mo kasi, wala naman kasing ini-document to prove na may trabaho ka doon at magkano ang sasahurin mo. Okay, kasi doon ka pa maghahanap, di ba? At saka depende kung ano pa, may makukuha ka bang trabaho, wala. Oo, kaya po, yun. So, at least aware po tayo, ha? Guys, sa lahat ng viewers natin, make sure lang po to communicate with our team. Ayan po, i-avail nyo ang ating free assessment and consultation. Okay. Na-mention na cover natin yung ilan sa mga questions kanina, no, for our international student applicants, pati yung sa PR natin. Pero ano na lang, padaanan na lang natin, Ms. Zaira. Ayan, ano nga ba yung reason kung bakit napakadaming mga Pinoy na gusto talaga maging permanent resident rin sa Canada? Ano ba yung benefits na naging okay. So, personally, Sir Juni, kahit ako, nililook forward ko yun eh. Na magiging permanent residency, either Canada or Australia. Kasi, sir, di ba, usually, karamihan ng mga clients natin, bakit nila gusto maging permanent residency is nililook forward nila, hindi lang yung short-term benefit eh. Kasi yung benefits ng permanent residency, di ba, sir, pang long-term na siya. Di ba, for example, para sa future ng families and ng family since secured kasi yung health nila doon since libre po yung mga medical assistance once permanent resident na sila sa Australia. Kasi sir, di ba, kung i-compare natin dito sa Philippines, alam natin medyo nakakatakot yung mga magkasakit kasi medyo mabigat yung fees in terms of medical assistance. But pag nasa pag nasa Canada or Australia sila, secure nila yung health nila. Kumbaga, sir, ay yung savings na lang talaga, di ba? And aside from that, if yung mga clients po natin is may mga family na, pag permanent resident na po sila, libre din yung education ng mga children po nila hanggang high school na yun. And also, meron silang mga government allowances din po na makukuha. Ay, isingit ko to ha, yung sinabi mo yung government allowance sa mga bata. Yeah, alam nyo ba guys, ismis sa TikTok na merong isang kabayan natin sa Canada na naka-permanent resident doon, meron siyang 4 na kids. Ay, wait lang, hindi ko na alam kung 4. And you know what, since itong 4 na anak niya ay nakaka-receive ng monthly allowance from the government, and it's amounting 2,000 plus Canadian dollar monthly. Alam niyo ba na yung kabayan na yon hindi na siya nag-work? Kasi yung government allowance sa mga anak niya, naka-PR to ha, enough na over. Kasi ang bahay naman doon, nasa sabihin natin yung magandang bahay, malaki, na pwede niyang rentahan, nasa 1,000 plus. Okay, and then 1,000, meron pa siyang 1,500 or less na extra money for sa pagkain nila, et cetera, et cetera. Actually, ito yung ina-eye din ng iba, lalo na may mga maraming anak. Yung permanent resident sa Canada. Okay, continue. Ayun, kasi di ba sir, nakakatawa yung shinare mo, sir, ha? Kasi, hindi siya nag-work.
Ayan. So, dun pa lang, sir, sana share mo, diba? Kumbaga, yung benefit nito is pag nag-start tayo, hindi lang nila benefit for next 2 to 5 years lifetime benefit na, na rin nila. And of course, para din dun sa, kumbaga, sabihin na natin na masyado na tayong malayo, but sa susunod na generation na mabubuo nila dun sa Canada, diba? Mm-hmm. And also, since pag permanent resident na po tayo sa Australia, they can buy properties na din po doon. And then, kung tawag dito, pag permanent resident na din tayo, sir, pathway na rin nila yun para maging citizen, diba, sa Australia. So, sa Canada. So, kung may tawag dito, sir, kung meron na silang, kung citizen na sila, makakukuha na sila ng Canadian passport, which is yun yung isa sa mga strongest passport, di ba, dito sa atin. So, yun yung mga ilang magandang benefits talaga na pwedeng i-look forward ng mga interested clients natin or viewers natin na gustong magsimula as student visa po sa Canada. Ayan. So, ito since nakikita natin, ano, especially those who are really planning to immigrate in Canada, so ito yung mga baby step na pwede nyong gawin. Number one is, you can apply directly for permanent residency kasi yan lang yung only way na for you to become a Canadian citizen, di ba? And use Canadian passport, which is very powerful in the world. Or, ito nga, if medyo alanganin ng konti yung points mo, then yung pag-aaral mo doon actually can actually help you po na to reach itong 67 points na kakailanganin for your permanent residency application. Pero syempre guys, ano ba ang kagandahan kasi ng permanent ng student visa or ng international student pathway going to Canada? It's a win-win situation. Okay, definitely it will help you with your career, it will improve your educational background, it can improve your profile when it comes to career. Future career mo, di ba? To position, to credibility, to internationally acknowledge qualification. Sa site pa lang na yun, okay, winner ka na. Kumbaga, ito, bonus na lang po if ever that you will become qualified for permanent residency doon sa Canada. Okay? Kasi yun lang naman yung maano natin. Kasi I always think na parang maglalabas pa ako ng pera. Pero guys, always look at the other side of the picture. Parang tinitingnan natin, ay, cost lang yan. Pero guys, ito kwento ko lang na sabihin natin maglalabas kayo ng around more than 500,000 or 1,000,000 pesos. Pero po, based sa computation namin, kapag lalo na nagtrabaho na kayo ng full-time in Canada, maaari kayong mag-earn up to 9 million out of the time na nag-aral ka hanggang sa nag-work na kayo on. Kung ganun siguro, about this kind of topic po, matutunan nyo to with our online orientation or online assessment and consultation. So, tumawag po kayo sa the Visa Center team and po para tell us kung ano yung date or yung time na available kayo para po makausap po yung team. Ms. Zaira, ito, bago ang lahat na ulit sa mga babae natin dyan, lalo na po may mga family sila sa Bulacan or nasa Bulacan area sila or malapit sila sa Bulacan, paano ba nila kayo makokontakt or madadalaw? Huwag yung personal address mo, ha? Yung office address. Oh, sige, Sir Journey. Okay, si The Visa Center Bulacan po is located here sa 3rd floor, A&L Building, Gofortunati Halili Avenue, Bagbagin, Santa Maria, Bulacan. So, para po din sa mga viewers natin na medyo malapit lang po dito sa Santa Maria or may taga Santa Maria, malapit na po kami sa mga banks dito, BDO, Metro Bank, and Land Bank po. And also, open po kami from 9 a.m. to 5 p.m. So, very welcome po kayo dito sa aming opisina. And kung hindi talaga kaya ng schedule, since alam naman natin, Sir Juni, minsan yung mga client natin working talaga yan, di ba? Sinisingit lang talaga yung mga gantong inquiries nila. So, pwede nyo po kaming i-message sa aming Facebook page, the Visa Center Bulacan page po, and then wait lang po tayo since may mag-a-assist naman po sa inyo. Ayan. Okay, so maraming salamat. Ayan, lalo na guys sa mga team din natin sa the Visa Center Bulacan. Ayan. Mag-ingay nga kayo, mga taga-Bulacan. Parang lumayo ako medyo, sir, eh, kasi may mga consultations din sila. Anyway, ayan, hello, syempre, kina Miss Sally at saka Sir Daniel. Ayan, nandito sila sa Philippines, sir. Nabalitaan ba? Ano, umuwi sila. Hindi nang something kasi wala ako sa Pinas. But anyway, thank you so much, Miss Zaira, for joining us. At least on standby siya. Kasi guys, kapag marami tayong question about PR side, or other visa application side, and po si Miss Zaira yung sasagot sa atin. But unfortunately, medyo konti lang inquiries natin for PR. But anyway,
sa mga nanonood sa atin ang hindi na po live, ayan po, mag-direct message na po kayo sa ating mga branches para po sagutin kayo ng aming mga team. Thank you, Miss Ira! Thank you so much, Sir Juni. See you soon. Sana pag-uwi mo dito, makita tayo. Yeah, sige, sige. Okay. Thank you. Bye-bye. Ingat, sir. Okay. Right, so yan guys, ang immigration, yan ang nawawala ko. Ang immigration consultant from the Visa Center, Bulacan. Guys, salamat ang mga viewers natin. Maraming salamat guys for joining us sa ating Wednesday episode ng the Visa Center Live. At laging ko pong sinasabi lang sa inyo na make sure po to share our Facebook Live and join us every Wednesday for our Facebook Live kasi we are inviting school partners from Australia and Canada to give you update, di ba, yung mga changes kung meron man, plus ano yung mga programs na ino-offer nila, what are the student support na binibigyan nila for our international students. So again, thank you so much po for watching and we hope to see you again next episode natin. Thank you guys! God bless everyone. Hey, so nandito na ulit tayo. So ano nga ba yung agency namin na in-applyan para makapunta kami dito? Kasi maraming mga nai-scam eh. So sa video na to, so i-share namin yung experience namin. Legit yung agency. So ano nga ba yung agency natin? Yung agency namin is the Visa Center. The Visa Center, yes. Nagpakilala sa amin yun is si Cheska. Hi, Cheska. And hello, Cheska. Hi, Ninang. Sila yung nagpakilala sa amin sa the Visa Center. So paano nga ba? Nakapunta kami dito sa Canada dahil naging student ako. At ang pathway namin is student visa. So yun, so yung wife ko, student siya dito ako, open work permit. Kasama po natin ngayon si Sir Carlo, one of the approved Canada student visa natin, and together with his wife, Miss Army. So, hindi po pala nakita ang Visa Center International? Actually, isang araw na nag-browse, naghahanap talaga kami before ng agency. Nagbabrowse ako through social media. So, nakita ko yung Visa Center to Facebook. So, I tried to inquire also during that time. Tanong ko lang, sir, kung paano po yung naging process po nung application namin? Well, nung pagpunta namin dito, na-entertain naman kami ng mga ayos, lahat ng inquiries namin, Miss Bell. Mm-hmm. So, siya nang, yung mga inquiries namin, siya nang nagbigay ng mga requirements lahat or info regarding sa mga kakailanganin during the process. Paano naman sir yung naging process niyo together with the processing officer po na si Ms. Jensen? So, si Ms. Jensen naman, so very responsive naman siya sa mga emails, sa mga requirements, mga queries namin. Actually, sobrang kulit ko talaga in terms of mga queries. Alam ni Ms. Bell. Alam ni Ms. Bell naman. Sabi ko, kasi gusto ko lang naman kasi lahat mga queries namin at wala kaming ma-miss out during the processing period, that is mapabilis yung processing. Napaka-smooth naman, napaka-cooperative naman ng mga consultants saka yung processing officer. Lahat ng mga communication naman binibigay naman nila para mapabilis yung process. So, yun po. Kunin ka lang kayo, sir, ng advice kung ano po yung pwede niyong sabihin sa mga aspiring applicants po natin, lalo na here in UAE po and also to the other countries. Actually, na-advise ko lang sa mga aspirant na international student na magbalak mag-apply ng Canada. So, kung kaya naman namin na mag-tiis or through the process naman, why not kayo naman? Siguro, kaya niyo yan. Basta yung mga documents na kailangan ng mga processing officer, provide na lang natin para mas mapabilis yung process. Kung naghahanap kayo ng mga legit na visa center para mag-comply ng yung mga requirements, kung kayo interesado. So, I highly recommend Visa Center International para sa magbabalak ng international students. So, recommended siya para sa amin. Thank you po. Thank you. Congrats po ulit.